No, gayon pa man, sa sitwasyon po ni Gomer at sa kanyang Seiya, na si Seiya at sa kasi Gomer na bilang slaves, binayaran niya ang maginang pagkakutang nito si Gomer. Na-realize ko po dito, kasi maging ang aking kaibigan po na pastor ay nag-usap ko kami kung paano namin makita yung comment po natin dito. Yung sa chapter 1, kung titignan po natin, ibabalikan po natin, sa chapter 1, when the Lord began to speak to him, Hosea, the Lord said to him, go, take yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness. Pagdating po sa chapter 3, tingnan niyo po yung words. Go, show your love to your wife again. Alam niyo po ba ang pagkakaiba? Yung una, etong si Hosea, kung bakit niya pinili itong si Gomer, dahil ito yung utos ng Diyos. Ang tingin niya sa kanyang asawa, kung bakit niya pinaksanay ang utos kasi ng Diyos eh. Pero, ang pagdating sa chapter 3, sabi, go, show your love. Ibig sabihin, kailangan sa ating ginagawa, kailangan merong pagmamahal. At ito po yung susi ng lahat. Minsan ganyan po nagiging nangyayari po sa ating buhay. Sa kanya-kanya mga asawa, no? Sa kanya-kanyang asawa, sa kanya-kanyang minamahal, ano ba yung tingin po natin? Pag nagbabadala pa ng pera sa kanila, ito ba ay dahil obligasyon po natin? O dahil mahal natin? Alam niyo, kung obligasyon ang tingin po natin, diyan po yung alam niyo po ba yung ignition, no? Yung madaling kumisla ng pag-aaway dahil ito yung obligasyon natin. Ano? Nakapadala ko na sa'yo lang ano ah? Ng 5,000 yung bal, bakit nagpapadala ka? Gusto mong magsalita ng asawa sa Pilipinas kasi mahal. Gusto kong bumili ng ano, ng kalabaw. Para dagdag kumunan. Kailangan, hindi na pinatintay doon. No, hindi na napakintay yung kadahilanan. Kasi nga, ano eh. Sumobra na ito sa obligasyon ko. Obligasyon ko, yan. Ano, tapos sabihin mo sa akin, hindi kita mahal. Nagpapadala na ako sa iyo ng 5,000 monthly. Tapos sabihin mo, hindi pa ako mahal. Kausap kita. Ang totoo, hindi po natin mahal kung ang tingin po natin sa ating mga asawa, pakikipag-usap natin, pagpapadala natin ng pera o ano pa man ang ginagawa po natin. No? Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kasi ang tunay na pagmamahal ay ito po yung wala sa hanggan. Hindi po siya, ang tunay na pagmamahal ay hindi po siya tutulik sa kahinaan ng inyong kapartner sa buhay. So ito po yung makikita po natin dito sa kung paano minahal po ni Hosea itong kanyang asawa. Dahil nakita niya mismo sa ating Panginoon Diyos kung paano niya minahal ang Israel. Ulitin ko po ha, yung sa chapter 1, kung bakit siya sumunod sa ating Diyos o ang ginawa niya lamang sumunod sa ating Diyos. Pero pagdating sa chapter 2 o chapter 3, naulawaan ni Hosea yung tamang pagmamahal na dapat ibigay sa kanyang asawa. Tingnan niyo po yung standard. Maganda po kasi sa King James eh. Pero NIV po yung gamit ko natin. No? Tingnan niyo po yung sumunod. No? Never. The Lord said to him, go show your love to your wife again. Though she is loved by another man, tignan niyo ba? Though she is loved by another and is an adulteress, ano yung sinabi ng standard ng pagmamahal? Love her as the Lord loved the Israelites. Love her as the Lord loved Israelites. Kung paano minahal ng Diyos ang mga Israelita, o sa atin sa panahon ngayon, kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun po natin dapat mahalin
ang ating minamahal. Sino po sa inyo yung perpekto? Sino po sa atin ang hindi nagkakasala? Ngayon, sino sa atin ang kaibig-ibig sa ating Diyos? Ulitin, ibahin po natin ang tanong. Sino sa atin ang nakakakuha ng madaming biyaya? Sino pa sa atin ngayon ang nagkulang? Ito. Talaga, maunawa. Ang sarap unawain ng ating Diyos